Nagsimula ang passion ko sa sining noong bata pa lamang ako. Sa high school, nakahiligan ko na ang pagsali sa iba't ibang paligsahan katulad ng paggawa ng poster, paglikha ng slogan, pagsulat ng tula sa naysay, gayon din ang iba pang anyo ng sining. Ang mga larawan nakikita ko noon mula sa pahayagan at magazines ang siyang pumukaw ng aking damdamin upang subukang pasukin ang mundo ng photography. Hanggang sa tumungtong ako sa kolehiyo at mag-aral sa Polytechnic University of the Philippines, naging miyembro naman ako ng Sinag Photography Club at nagsimula na ring mag-experiment at mag-explore sa pagkuha ng larawan. Hindi naging madali para sa akin ang simula ng aking paglalakbay sa ganitong uri ng passion. Ang perang na itatabi ko mula sa baon ang siyang ginagamit ko upang makasali sa mga photo contest at exhibition. Gamit ko lamang noon ay second-hand film-based camera. Malakas na ang loob ko na sumali sa iba't ibang competition at hindi ako tumigil sa hangaring manalo at maibahagi ang sining ko. Taong 2009 nang aking maranasan na makasali sa isang international exhibition at iyan ay sa print category ng Bangkok Trenyale International Print and Drawing Exhibition sa Thailand. Sa taong din yon, nakamit ko ang unang grand prize sa photography mula sa ASEAN Korea Multimedia Competition kung saan nagwagi ang larawan kong kinunan mula sa Gigantes Festival at San Clemente Festival o Pista ni San Clemente sa Angon, Rizal. Gayun din ang larawan nilikha gamit ang side mirror o reflection mula sa side mirror mula naman sa Aliwan Festival. Nabigyan din ako ng pagkakataon na makapag-explore pa sa ganitong uri ng passion na maging bahagi ako ng production team ng kilalang aktor na si Robin Padilla. At dahil doon, nagkaroon ako ng karanasan na makapaglakbay din sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Sa aking hangarin na mapaunlad pa ang aking kakayahan, nabigyan din ako ng pagkakataon na magkaroon ng formal training kung saan nabigyan ako ng scholarship ng CMEO sa Thailand. Kaya ako nagkaroon ng masusing pagsasanay din sa photography. At taong 2014, dinala ako ng aking passion sa ibayong dagat nang ako ay maging bahagi ng Princess Cruise Lines bilang isang cruise ship photographer. At pagkaraan ng ilang taon ay nag-step up naman ako bilang master photographer ng Princess Cruise Lines. Marami pang paglalakbay, marami pang karanasan ang nagpaunlad sa akin sa ganitong uri ng larangan. At ako ay mapalad dahil naibandila ko rin ang dangal o pangalan ng ating bansa sa iba't ibang competition. Katunayan na dyan ang pagwawagi ang isang history queen para sa akin bilang unang Pilipinong naging Events Photographer of the Year sa Moscow International Photography Awards sa Russia nitong 2017. Mula yan sa aking kuha ng Pista ng Poong Nazareno. At marami pang award ang nakamit ng larawan ito katulad na lamang ng awards mula sa Tokyo International Photo Awards, the Society's International Image Competition, at marami pang iba. Taong 2019 naman, nang ako'y gawaran bilang unang Pilipino nag-uwi ng first prize mula sa Chromatic Photography Awards. Ito ay kuha mula sa Taong Putik Festival sa Nueva Ecija. Ang nasabing larawan din ang siya nagbigay sa akin ng karangalan bilang unang Pilipinong nagbigay ng Gold Award mula naman sa New York Photo Fair ngayong taong 2020. Nag-uwi pa ng maraming parangal ang Taong Putik Festival mula sa Tokyo International Photo Awards, Moscow International Photo Awards, Monovisions
International Photography Awards at marami pang iba. Ang aking estilo sa photography ay masasabing makapilipino dahil na rin sa sinasalimin nito ang ating natatanging tradisyon, kultura at pagkakakilanlan. At ang aking estilo kung saan ginagamitan ko rin ng side mirror upang ma-reflect ang subject ang siya nabigyan ng pagkakataon upang makilala ang aking mga lika, hindi lamang sa ating bansa kundi na rin sa ibang bansa. Naniniwala din ako na ang ikagaganda ng larawan ay nakasalalay sa kumukuha nito. Katulong din natin syempre ang gadget o gear na ating ginagamit sa pagkuha ng larawan. Subalit para sa akin mas matimbang ang creative vision at o artistic vision ng isang photographer sa paglikha ng obra. Para naman sa mga aspiring photographers at kabataan na nais pasukin ang mundo ng photography, para sa akin kinakailangan na magkaroon ng tapang sa sarili. Paniniwala, tiwala sa sarili na makakamit mo ang iyong pangarap. Basta ikaw ay magtiwala, maniwala sa iyong gamit na camera, magtiwala sa iyong kakayahan at dadalhin ka nito sa iba't ibang lugar na nais mong puntahan upang lalo mo pang mapaunlad ang iyong kakayahan sa pagkuha ng larawan. Marami din ang mga paraan upang ikaw ay matutupa. Pero ang tunay na nagtuturo sa atin ay ang mismong experience, mula yan sa mga karanasan natin sa pagkuha ng larawan. Kapag ina-expose natin ang ating sarili sa iba't ibang uri ng events at tayo nakikipagsalamuha din sa iba't ibang uri ng tao, ang iba't ibang karanasan na ito ang siyang humuhubog sa atin upang mapaunlad natin ang ating sarili sa ganitong uri ng passion. Isa sa mga isinusulong ko bilang aking adikain sa ganitong larangan ay ang pagpapakilala at pagpapakita ng mukha ng Pilipinas sa positibong paraan. At iyan ay pagpapakita ng ating natatanging kultura, tradisyon at pagkakakilanlan. Yan din ang sinasali ko sa iba't ibang international competitions at exhibitions. Sa ganitong paraan, makatutulong din ako bilang isang Pilipino at bilang isang alagad ng sining na ibahagi sa buong mundo kung sino tayo bilang Pilipino at matulungang mailagay sa pandaigdigang mapa ng photography ang ating bansa. Maraming salamat po.